challenge. Guys, magluluto po tayo ng gawin niyo po ito sa munggo at isda. So, kumana po natin yung munggo. Muna po natin yung muna natin yung luya at lagay na natin yung bawang. Ito po ng bawang, ito po sibuyas at kamatis. Ginisan na po natin yung bawang, ay luya, at ayun po ang inuuna. Inuuna po po pati yung luya para yung lasa ng luya. Luya, bawang, tapos sibuyas pa natin. Ito po yung isda natin ng tamang laki lang na isda. Yan. Tapos itong munggo natin. Ito po yung munggo natin. Yan. Pag okay na po lahat, medyo dugog na yung huling-huling nilagay yung kamatis. Ano lang po ito, munggo at saka kalitong isda. So, pag okay na po, ilagay na natin yung ating munggo. Ito guys, may bibigay lang pa konti sa inyo. Pag kayo po at kasi iba po kadalasan nakikita kung paano sila magpalambot ng munggo. Kadalasan nagpapalambot sila ng munggo. Tubig po, yung maglagay sila ng tubig at isasabihan nila yung munggo na hindi pa kumukulo yung tubig. Ako po, pag ako po yung nagpapa ng munggo, nagpapakulo, ay nagpapalambot ng munggo. Napakadali pong paraan, pagpalambot ng munggo. Ang ginagawa ko, nagpapakulo po muna ako ng tubig. Pagkulong-kulong namin yung tubig, ilalagay ko na po yung munggo. Napakadali pong magpalambot at ibang-iba po pagpapalambot ng munggo. Di ba kadalasan po yung iba, buo-buo pa yung ibang munggo. Pag kumakain po tayo, kahit sa mga kalender, yung iba po buo pa. Nararamdaman natin na buo pa yung munggo. Ito po, pag ginawa nyo po yung palambot mo po muna kayo ng magpakulo po muna kayo ng tubig, tulong-pulo, tapos ilagay niyo po yung munggo. Napakadali pong lumambot. At pinong-pino po yung pagkakalambot niya. Ito po, ipita nyo naman po. Ganun po ang tama. Kasi kadalasan nakikita ko po ay sinasabay na sa tubig pagluto. At hindi pa kumukulo yung tubig. Akin naman, ibang akin, maganda po kulo muna kayo ng tubig. Sabay yung ilagay ang munggo. Ay, napakadali pong lambot. At iba po ang lambot niya. Yan po. Itimplahan na po natin yan. Okay. Lagyan po lang natin ng konting soy sauce. Konting-kunti lang po ha. Konting-kunti yan yung tuyo. Yan
po, konti-konti lang. Susunod po, asa inyo na po, kung lalagyan po ng konting sarap. Lagyan ko lang ng konting-konting paminta lang. Konting-konti lang po. Paminta. Okay. At bensin po. Kung may matiksarap kayo, matiksarap nila kayo. Aking bensin wala kong matiksarap. Plus to, asin. Nagtagan nyo na po, ipanlasa nyo, tama na lang. Yun, pakuluan lang po natin ng ilang minuto. Nalag po muna. Pakuluan natin ng ilang minuto po. Muna. Yan po ha, kulong-kulo na po. Ngayon po, ilalagay po natin yung isda. Ayan. Ayan po, ilalagay natin yung isda. Po, ilalagay na po natin yung isda. Nakikita nyo naman po, isda, ilalagay na natin. Ngayon po, pakuluan nyo ulit ng pakuluan para yung lasa ng isda humalo sa munggo. Mamiksa. Po, diba? Para ano? Ngayon, ganyan-ganyan po, pakuluan nyo po muna. Tapos, tikman nyo kung okay na yung lasa, yung tapa ng lasa ninyo. Ako po, lalagyan ko pa ng asin. Ayan po. Kung gusto nyo magdagdag ng additional pa ng bitsin, lagyan nyo po. Pero kung ano, may ibang tiksal talaga kayo, bagay po siya. Ayan po. Kasi ang purpose po yan, para pakulaan natin, para yung isda, magkano sa munggo. Yung lasa ng isda, magkano sa munggo. Alam ko, nasa inyo po, kung pwede nyo lagyan ng gulay, haluan yung gulay ko paano. Kasi ganito po niluluto ko. Kahit munggo pa lang po, masarap na dahil yung lasa ng isda pumamit na sa munggo. Kasi yung munggo, gulay lang yun po yan eh. Yung mga iba pang gulay, simpre pandagdag na lang yun. Yung pong akin naman, niluluto ko talaga na tuwan. Munggo at isda lang, na prito ang isda. Kita-kita yun naman. Yan, kulong-kulong po, diba? Ito yung isda natin. Huwag yung mga ano yun. Yan, buong-buong pa yung isda natin. Yan na, diba? Pakula na pakula lang yun po. Medyo umano ng konti. Sarap po. Suwabe. Po ha. Yun, kahit gulay, kahit munggo pa lang kainin nyo, talaga maano na kayo kasi sa lasa niya. Diba? Ito, pwede lang pag kumain kayo ng kanin, pwede yung gawing gulay, pwede yung kainin yung munggo lang. Asa inyo po, ito sa akin, pwede kong kainin yung munggo lang, tapos pwede kong kumain ako ng kanin, ito po yung gulang po. Ganyan lang po, kumapit na po yan. Takpan po natin at patayin na po natin. Yan, yan.
iaanan natin yan, tsang kumulo ng kumulo ganyan. Pero po yung apoy po, nakapatay na yan. Meron lang na, na ano yung ano yan, ito ano. Hindi po naman na, huwag yung tuhaluin yung pati yung isla kasi madudurog yung isla eh. Simpleng recipe ko po sa mga OFW dyan na nagtitipid kahit walang kayong gulay kung ano nakikita yun dyan sa inyong kusina pagkas ng inyong magluluto kayo yan ang panggawin nyo, kung may munggo kayo kung panamuti nyo ng tama yung munggo yan po, yung munggo ko po durog na durog eh. Yan po, kita nyo naman po o. Kasi kung yung pagpapalambot mo isasagay mo sa tubig parang matagal sa lumambot at buo-buo pa po. Kailangan nyo pa ganunin, hindi-indiin para umano siya. Maduwagod ng gusto yung munggo. Ito hindi po. Yun po ang gawin nyo. Subukan nyo po magpalambot ng kulong. Pakuluan nyo muna yung tubig ng gusto. Plus, ilagay nyo yung munggo. Okay. Kaya kung nagustuhan mo po yung vlog ko, paki-subscribe na lang po. Paki-like. Paki-share na rin. Para naman makakuha tayo ng iba pang malalaman sa ating simpleng linoto ng munggo. Gawin nyo po sa isda at munggo ito. Napakasarap. Okay, thank you for watching.